Mapagpalang Huwebes Santo, mga kapatid kay Kristo. Dalawang mahahalagang pagdiriwang ang ginaganap ngayong araw sa simbahan. Ang Chrism Mass, kung saan magpapanibago ng sinumpaang pangako sa Diyos ang Tanang Kaparian. At ang Misa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Idalangin natin ang ating mga kaparian nang manatili silang tapat sa sinumpaang pangako sa Diyos at maging masigasig sa pangangaral ng mabuting balita. Ako po si Sister Amilin Paglinawan ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda natin ang sarili sa pakikinig sa Ebanghelyo para sa liturhiya ng pagdiriwang ng huling hapunan. Bago magpiesta ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipagkakaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat. At mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinuban ang tunika at pagkakuha ng tuwalya ay binigkis sa sarili. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng tubig sa hugasan at nagpasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, ikaw ba maghuhugas sa aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang aking ginagawa, ngunit mauunawaan mo makaraan ang mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi mo hugasan ang aking mga paa, magpakailanman." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan nang naligo na dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis na nga kayo, subalit hindi lahat." Kilala na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Dahil dito kaya niya sinabi, "Hindi lahat kayo'y malinis." Kaya nang mahugasan niya ang kanilang paa, kinuha niya ang kanyang tunika, bumalik sa hapag, at nagsalita sa kanya, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo'y tumatawag sa aking Guro at Panginoon. Tama ang pagsasabi niyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin niyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan karaniwan para sa mga mayaman at makapangyarihan ang pag-uutos sa mga tao, habang ang mga mahihirap at mga mabababang tao ang naglilingkod. Binaligtad ni Jesus ang pamantayang ito sa pamamagitan ng kanyang halimbawa sa ating ebanghelyo. Ang paghuhugas ng paa ay gawain ng isang alipin. Subalit ginawa ito ni Jesus upang turuan ang kanyang mga alagad ng tamang paglilingkod sa kapwa. Madalas, ganito ang mentalidad ng ating lipunan. Kapag mataas ang estado ng buhay, limitado ang paglilingkod sa kapwa. Datapwat, ito ang katuruan ni Jesus. Nagpakaabas siya upang maitampok at maiangat ang tao, lalo yaong nasa laylayan ng lipunan. Isang paglilingkod nang may pagmamahal at pagpapahalaga. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like,
pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos, mapananaligan. Sa sala at kahinaan, tayo hinahango at tinutulungan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.